Marami ka bang aroids plants at gusto mo silang i-propagate? Kaso nga lang, medyo pricey yung mga aroids mix na gagamitin sa kanya. Meron akong 10 plants na aroids sa inyo na ginagamitan ko talaga ng loam soil. Kaya based on my experience, pwedeng-pwede siya sa loam soil. Hello! Hello, hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number one sa aroids plants na pwedeng-pwede mong ilagay sa loam soil ay etong andito sa katabi ko, kaya ako siya nilagay dito. Ayan, si Paraiso Verde. Mapa-propagation, mapa-mother plant, pwedeng-pwede mong ilagay yung loam soil lang sa kanya. Hindi siya maarte, hindi siya masyadong naghahanap ng kung ano-ano, mga chunky-chunky, mga pames-pames. Caring-care niya ang loam soil kasi tried and tested ko na siya sa propagation. Tapos, sa mga one-leaf propagation lang, mabilis din silang nagkakaroon ng mga bagong leaves or mga bagong roots pagka loam soil lang. Yung talagang totally wala talagang halong kahit ano na loam soil lang. Pero syempre, i-check natin pa rin yung mga loam soil na mabibili natin kung may kasama bang rice hull. Kasi yung rice hull yung magbibigay sa kanila ng medyo airing soil or medyo aeration na yung pagka-soil niya. Kasi pagka wala ding aeration yung soil na ibibigay natin sa mga aroids plants ay magtutunaw din sila. So make sure na pagka bibili ka ng loam soil, check mo yung label. May mga nakalagay kasi dyan naka percent na nakalagay kung ano yung nilagay nila doon sa bag ng loam soil na nabili mo. Pero syempre titingnan mo pa rin sa loob kung totoo ba talaga yung merong kasamang mga rice hull or kokopit. Pag loam soil kasi ay halo-halo na yon, may vermicast na, may kokopit na, may rice hull na, kaya hindi ka na mag-aalala na maghahalo-halo ka pa. Number 2 na aroids plants na pwede mong gamitan ng loam soil alone ay itong mga Florida ghost na philodendron. Kahit yung propagation, kahit yung mother plant, pwede mo siyang ilagay lang ay loam soil lang. Kasi marami na akong nabiling mga Florida ghost na yung talagang mother plant na tinatanim ko lang mismo sa loam soil. Kahit wala akong hinalong kahit ano, kahit rice hull, kahit ano, okay na okay siya. Wala akong inad na mga pames, okay na okay siya. May aeration pa rin naman kasi yung loam soil kasi meron silang hinahalo pag minsan ng mga sand or yung mga rice hull. Kaya nagtatry din talaga sila. Kahit yung, ang ano lang talaga, ang pinaka main secret lang talaga ng mga philodendron para mag-thrive sila ay doon mo sa airing spot na hindi sila kulob. Kasi magtatry at magtatry sila kahit na bagong propagation yan, wag doon sa kulob. Kahit na loam soil lang, kahit hindi mo nalagyan ng kahit ano, lakas ng hangin, ay magtatry sila. Wag lang doon sa mga madidilim na parte na hindi na talaga maabot ng hangin. Wag mo siyang ilalagay doon kasi magtutunaw talaga yung mga halaman mo. Kahit hindi pa mga aroids yan, magtutunaw sila kahit yung mga putos yan. Pagka nandoon sila sa hindi tinatamaan ng hangin or wala silang aeration doon sa pwesto nila. Number 3 na aroids plants na pwede mong gamitan ng loam soil lang na nakakatuwa kasi ahit na ang tagal-tagal niyang magkaroon ng mga bagong dahon, kahit mabagal siya katulad sa mga monstera, pero ay magta-thrive siya kahit loam soil lang. So hindi ka mag-aalala na kailangan mo pang bumili ng aroids mix, kailangan mo pang bumili ng mga kung ano-ano mga mamahaling mixture para sa kanya, ay itong mga monstera pinarti partita. Matagal silang magkaroon ng mga bagong leaves, pero pag pinropagate mo sila, mabilis silang magkaroon ng mga bagong ugat. Ang mga ugat nila ay mabilis nagkakaroon ng mga babies pagka sa loam soil lang. Kasi na-try ko na rin sa kanila yung sphagnumos. Ang bagal niyang magkaroon ng mga ugat yun. Kasi yung mga Peru, Monstera Peru, na-try ko yun sa loam soil. Ang bagal niyang magkaroon ng mga bagong ugat pagka sa loam soil lang. Pero pagdating naman sa baliktad sila ni Pinarty Partita, sa pagkakadanas ko sa ano ko sa kanya. Pag nagpo-propagate ako sa Monstera Peru, mas mabilis siyang magkaroon ng mga bagong roots, bagong shoots pagka sa sphagnumos yung gamit ko. Pero ibang-iba naman dito kay Pinarty Partita na kahit loam soil lang, kahit wala kang ihalong kahit ano, ay magta-thrive siya or magkakaroon siya na mas mabilis, less than a week, minsan 4 days lang meron na siyang mga bagong roots. Kasi meron ako dito ng bagong propagation na pinutol ko, ay meron na siya kaagad ng bagong roots. Unlike sa Monstera Peru or Monstera Deliciosa na talagang ayaw nila ng masyadong ng mga loam soil lang kahit sa propagation. Nagtutunaw sila, nabubulok yung mga ugat nila, yung mga stem nila, lalo na pagka medyo sagi yung mga magagamit mo sa kanila. Ibang-iba dito kay Pinarty Partita. Matibay ito kahit na loam soil lang, kahit sa mother plant or sa bagong propagation. Number 4 na aroids plants na makakatipid ka sa potting mix na hindi mo kailangan ng mga aroids mix ay itong mga painted lady. Yan, yung mga painted lady na yan. Gustong-gusto ko yan dati. Yung sa picture dun sa cellphone or sa Facebook, pag nakikita ko siya, hindi ko siya na-appreciate. Pero nung nakita ko naman siya doon sa pinagbilhan namin,
limang piraso ang binili ko sa sobrang ganda ko sa kanya. Nagandahan talaga ako dun sa mga petiole niya na kulay pink. Sa ano niya, sa dahon niya na talagang parang may pagka-paint. Tuwan-tuwa ako sa kanya, kaya binili ko lima. Yun pala, hindi siya magta-tribe sa akin. Nagtunawan sila, buti na lang nakapag-survive ako doon sa lima kong pot na binili. Kasi nagtunawan talaga sila, unti-unting naglalagas yung mga dahon nila. Yun pala, hindi nila gusto yung potting mix na pinagamitan sa kanila doon sa ano, syempre sa silang kos sila binili. Iba yung klima doon, pagdating dito sa akin, iba rin yung klima. So ayun, nung nilipat ko siya ng pinag, kung ano-anong pinag-experiment kong mga potting mix sa kanya, Aroids mix, kung ano-anong mga mixture na ginamit ko sa kanya, sa loam soil lang ako bumagsak. Pagdating sa loam soil, hindi siya nagtunaw. Yung mga ugat niya, mabilis nagkaroon ng mga ugat na bago, ng lumago talaga ng bungga. Kitang-kita ko kasi, ang ginamit ko sa kanya noon ay yung mga transparent na pinaglalagyan kong mga baso-baso. So, kitang-kita ko talagang less than a week, nagkaroon na siya ng mga bagong roots, bagong dahon na mga pasuloy. Kaya, loam soil na lang ginamit ko sa kanila kahit pa nakakabili ako ng mga malalaking painted lady galing sa ano, sa Mindanao. Loom soil pa rin yung ginagamit ko sa mga mother plant na. Nakuha ko na yung quality niya, hindi na siya nag-iinarte sa akin. Hindi katulad nung unang bili ko sa kanila, parang nadismaya talaga ako. Kasi yung limang paso na binili ko ay isang piraso na lang natira. Tapos pinugot ko pa yun kasi tinry kong isave. Tapos tsaka ko siya nilagay sa sphagnum moss. Hanggang sa nabuhay siya, tsaka siya naging mother plant. Tsaka ko siya pinututol-putol ulit. Tapos nag-experiment ako ng kung ano-anong potting mix na magta-tribe siya. Kaya minsan huwag tayong matakot, mag-experiment tayo sa mga halaman natin kung saan tayo makakatipid, kasi maganda rin yung mga ganun. Pagka kasi minsan kaunti lang yung halaman natin tapos gusto nating mag-propagate, natatakot tayo baka matunawan tayo. Pero hindi mo naman malalaman kung hindi ka magta-try, kung hindi mo siya ililipat sa loam soil or hindi mo siya gagamitan ng kung anong ibang potting mix na makakamura ka, hindi mo makikita kung talagang okay yun sa kanila. Pag nag-experiment naman kasi, i-check mo kung magta-tribe. Lagi mong i-check araw-araw kung hindi ba siya gumaganda, hindi siya nagkakaroon ng growth. Ibig sabihin, ayaw niya dun sa potting mix na ginamit mo. Saka mo siya ilipat ng pag naglalagyan or ng potting mix na pinaglalagyan. Pagka alam mo, para hindi siya magtunaw. Pag alam mong hindi siya masaya, hindi siya nag-wilt yung mga dahon niya, tsaka mo sila ilipat. Ganun lang yung ginagawa ko para hindi ko masayang yung cuttings ko pag nag-e-experiment ako. Check lang everyday na dito ko sila nilalagay sa malapit sa makikita ko, hindi dun sa mga ila-ilalim para hindi ko sila mapabayaan. Kasi pag nasa ila-ilalim na hindi na maabot ng mata mo, paglabas mo ng bahay, hindi na makikita, ay talaga sila, magtutunaw talaga sila kasi maneneglect mo na yung propagation mo. Number 5 na Aroids plants na magta-tribe kahit loom soil lang, nakakatuwa itong halaman na to. Etong mga sibublo na to, kasi dati ang mga sibublo ko talaga ay super liliit pa, ang hirap nilang palakihin, ang hirap nilang magkaroon ng mga fenestration. Tapos nung nakabili ako ng yung sobrang bushy talagang mga sibublo, ay pinagpuputol-putol ko talaga sila kasi ang papangit ng mga dahon na lumabas sa kanya. Nung nabili ko siya, mura lang siya nabili, pero sira-sira yung mga dahon, kaya pinropagate ko sila ng pinropagate. Kung ano-anong potting mix ang ginamit ko sa kanya, kaya ako nalaman na loom soil lang ay magta-tribe sila. Magkakaroon sila ng mga bagong ugat, mga bagong dahon, kahit loom soil lang. Mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon sa loom soil lang kasi tinry ko yung water propagation, tinry ko yung sphagnum moss propagation. Nagkakaroon din sila ng mga ugat pero hindi ganun kabilis pag naka-direct sa loom soil lang siya. Kahit wala akong nilagay ng kahit ano, okay na okay siya, nag-tribe siya. Ang maganda dito kay sibublo ay ang ganda ng variegation niya, may pagka white-white na hindi mo maintindihan. Basta natutuwa ako dito sa variegation niya. Tapos maganda rin sa kanya yung may mga fenestration na. Kaya tinatry ko talaga siyang mapapenestrate. Wala lang akong mapaglagyan sa kanyang pader kasi uno na yung pinaglalagyan ko dito na magandang pwesto para sa paggagapangan nila. Pero gustong-gusto ko siyang paglabasin niyang fenestration kasi mas maganda sa kanya yung labas na talaga yung mga fenestration. Parang nagbublublo talaga yung variegation niya na medyo nagwa-whitey, tapos medyo kahit may parang veins na lumalabas sa kanya, kaya super crush ko talaga itong halaman na to. Number 6 na plants na pwede mong pagamitan lang ng loom soil mismo lang ay itong mga silver violin na philodendron. Yan, nakakatuwa rin itong mga silver violin na to kasi kahit gamitan mo siya ng aroids mix, medyo mabagal siya magkaroon ng mga bagong suloy. Same lang din sa loom soil lang mismo ang gagamiting mixture. Ganon din kahaba yung tinatagal niya sa pagkakaroon ng mga bagong dahon. Kasi may tinry na akong aroids mix, may tinry akong loom soil. Same lang sila kung gaano katagal. Parehas lang sila mabagal lumaki, magkaroon ng mga bagong dahon. Kasi nga, yung variegation ng dahon niya ay super kapal, tapos super variegated talaga. Tapos yung dahon niya ay
waxy, kaya mabagal talaga. More on, makikita mo or mapapansin mo yung mga halaman natin, waxy yung mga dahon. Unlike sa mga ganito, pag waxy tapos makakapal, yun yung mabagal talaga magkaroon ng mga bagong dahon or magkaroon ng mga bagong ugat. Kahit sa propagation, na-try ko sa kanya ay yung mga loom soil lang, na-try ko sa kanya sphagnum moss, pero sa loom soil ay bet na bet niya yung kahit wala siyang hinalo or kahit ano, magta-tribe siya, magkakaroon siya ng mga bagong ugat. Matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon, pero magta-tribe siya. Number 7 na RH plants na magta-tribe kahit loom soil lang alone ay itong mga majesty na to, yung mga philodendron majesty na to. Kahit propagation lang, kasi na-try ko na dito, medyo nagsisinga ako dito sa pinutol kong majesty na to. Dapat di ko na siya pinropagate eh. Kasi nasobrang ko ata siya ng propagate. Nagsisisi ako kasi yung dalawang mid-cut na putol ko sa kanya ay hindi nag-drive kahit sphagnumus yung ginamit ko sa kanya. Pero yung top cut naman na ginamitan ko lang ng loom soil ay nag-drive siya. So, ay naku, talaga nagsisi talaga ako. Kasi gandang-ganda ako nito nung dumating sa akin ay wala man lang kasira-sira yung dahon. Pero niyo, oh. Nakalimutan ko kung ano tong in-order ko na to. Halos puro rare to dati, tapos ngayon. Ang mura na lang niya ngayon. Ay, ito. Ano nga to? Black Majesty ata to. Ayan oh. Si Black Majesty. Tama ba ako? Ayan ata yun. Hala, ang ganda. Parang hindi nasira yung dahon niya. Very good pala si Black Majesty sa biyahe. Ayan, hindi nasira. Ay, nakakatuwa. Ang kinis ng ano. Ang kinis ng dahon. Oh. Ang ganda niya. Sobrang laki. Very sturdy pa rin siya kahit na malayo yung pinanggalingan niya, Mindanao yung pinanggalingan niya, ay tayong-tayo siya, yung mga dahon niya hindi man lang nag-wilt, di nasira. Talagang ang ganda ng pagkakadating niya sa akin dito. Yun nga lang, pinropagate ko siya tapos tatlong putol yung ginawa ko sa kanya. Yung dalawa hindi nag-tribe, buti na lang yung top cut nag-tribe. So kahit nagsisisi ako, ay medyo natanggap ko na rin kahit papano nang mas mabilis kasi nakitaan ko na ng mga bagong dahon yung propagation kong naputol. Ay, di pala ako sure kung top cut yung na ano. Mid cut ata yun, nakalimutan ko. Yung top cut ata yung nasira. Ano ba yun? Ayun, chinek ko. Yung top cut nga yung nabulok, yung mid cut pala. Yung isang mid cut yung hindi nabulok, na hindi siya naglagas, hindi siya nag... Ano, kasi naglagas yung mga dahon niya, pero yung mga stem niya at saka yung mga aerial roots niya ay thriving naman. Parang magkakaroon pa rin naman siya ng mga bagong dahon. Yun nga lang, nasobrahan siya ng tubig siguro nung umulan ng umulan. Kalimutan ko siya ipasok. Doon na nagtunaw yung mga ano niya, yung mga ugat niya. Pero yung mga sa loom soil ko ay diyan ko lang nilagay. Hindi ko na siya inalis kung saan-saan kasi hindi yan masyado tinatamaan ng direct sun. Natatakpan ng mga dahon diyan. Pero nag-thrive siya. So gusto niya siguro yung loom soil lang. Gusto niya rin yung, or thriving siya sa loom soil lang, gusto niya rin yung mahangin na pwesto. Doon siya talaga magta-thrive. Kasi yung isang top cut ay doon ko sa harapan nilagay. Yun nga lang, hindi siya nag-thrive na bulok yung mga stem niya. Hindi siya nagkaroon ng mga roots na bago. Sa aerial roots niya, hindi nagkaroon ng mga roots. Pero, at saka nagtunaw yung mga dahon niya, naglagas. Apat na dahon yun, sayang. Yung top cut ko na yun. Kaya, medyo na ano ako noon, na stressful ako ng very, very light. Number 8 na, aroids plants na magta-tribe kahit loom soil lang, wala akong halong mga chunky-chunky, ay itong mga philodendron moonlight, yung dwarf moonlight. Kasi yung mga giant moonlight ay hindi pa ako nakaka-try, yung dwarf pa lang. Kahit propagation, mga babies niya, doon mo i-propagate, magto-tribe siya. Nakapag-try na ako niya ng mga babies niya, nagta-tribe talaga kahit loom soil lang. Pati yung mother plant niya, magta-tribe din. Mas mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon, unlike sa aroids mix. Pero hindi ko naman inaano na gamitin niyo yung RH mix kasi mas maganda rin talaga yun sa halaman natin para hindi magtunaw. Pero dito kasi sa akin, sa pag-aalaga ko sa kanya, mas mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon, mas mabilis siya maging sturdy pag kanerepat ko siya. Talagang hindi mo na maaalog-alog yung mga dahon niya o yung mga stem niya pagka sa loom soil ko sila ginagamit or sa yung loom soil yung ginagamit ko sa kanya. Ang bilis mag-activate yung mga roots niya kahit karerepat ko lang sa kanila. Less than a week, nagkakaroon na sila ng mga bagong ugat. Tapos dumidikit na agad sa ano sa potting mix niya. So hindi ka mag-aalala na magtutunaw talaga yung mga ugat niya kasi thriving siya kahit loom soil lang. Number 9 na tried and tested ko ng plants or aroids plants na magta-thrive sa loom soil lang kahit yung propagation mo ay magta-thrive sa loom soil lang ay itong mga white princess na to. Na-try ko na rin sa kanila yung sphagnum moss, na-try ko na rin sa kanila yung aroids mix na sa propagation, pero na-try ko na rin sa kanila yung loom soil lang at magta-thrive sila doon. Kahit yung mother plant, kahit yung
yung propagation ay magta-thrive sila sa lungsod lang. Kahit wala kang ihalong, kahit anong chunky, ay magta-thrive sila doon. Magkakaroon ng mga bagong ugat, mabilis din silang magkaroon ng mga bagong dahon. Ang secrets lang, kailangan doon mo siya sa airing pwesto para natutuyo yung potting mix niya. Gusto rin nila kasi yung parang naiipit yung mga ugat nila, tsaka dumadami, makikitaan mo nang mas mabilis humaba yung mga roots niya. Pagka naiipit yung mga ugat niya, may mga halaman talagang mga ganun na ayaw naiipit yung mga ugat. Meron namang mga gustong naiipit yung ugat. Kaya experiment lang para makatipid tayo, para makahanap tayo ng para sa kanya, para mas mabilis siyang dumami or mas mabilis siyang mag-thrive. Marami-rami namang mga arrange plants na mag-thrive talaga sa loom soil lang, na kahit di mo lagyan ng mga chunky or di ka gumamit ng mga arrange sa kanya or yung mga mamahaling potting mix. Pero ito yung mga tried and tested ko ng mga arrange plants. Medyo marami pa to, hindi ko lang talaga naisip yung iba. Ito lang yung mga naisip kong talagang mabilis magkaroon ng mga bagong ugat kahit sa propagation ko na loom soil lang ang gamit ko. Iba-iba pa rin naman tayo ng mga pwesto, so kung ano yung nagtatribe sa akin, malamang baka hindi magtribe sa inyo. So experiment nyo lang or i-ano nyo lang, i-try nyo lang sa mga halaman nyo. Pero disclaimer na dito sa akin ay mababa yung humidity. Yung mga nagtatribe sa akin baka hindi po magtatribe sa inyo. Depende po kasi, iba-iba kasi yung pwesto natin. Merong mainit na pwesto, merong mahangin pwesto. Mahangin kasi dito sa pwesto ko, medyo nagahahampasan yung hangin dito, lalo na pagka ganitong medyo patag-ulan. Kaya yung mga halaman ko ay hindi masyadong maarte na pagka hinahanginan ay gustong-gusto nila na mabilis lang magkaroon ng mga bagong ugat. Etong mga halaman na to ay tried and tested ko lang, na ginamitan ko ng mga loom soil na dahil sa kagustuhan ko makatipid ay tinry ko talaga sila, in-experiment ko talaga sila. Kasi pag nagpo-propagate ako, minsan nauubusan talaga ako ng sphagnums. Number 10 na arrange plants na magta-thrive kahit loom soil lang, na-try ko sa mga propagation ko. Pero sa mother plant ko, hindi ko na-try na loom soil lang ang ginamit ko kasi yung mga propagation ko lang yung nagamit ko. Etong mga melanochrysum, yan. Masiselan itong melanochrysum, ayaw nila ng mga hindi masyadong malinis yung pwesto nila. Maselan sila sa kung ano-anong mga nasa paligid niya, ayaw niya nang imimisting siya, ayaw nang laging basa. Pero yung soil mix niya, ayaw niya rin ng mauubusan ng moist. So kailangan 50-50 lang sa kanya. Ay parang aanuhin mo talaga siya, yung parang hahanapin mo talaga, titimbangin mo kung ano yung kung saan siya magiging masaya, kung anong kiliti niya hanapin mo talaga, dahil maselan talaga tong melanochrysum. So, pagdating dito sa akin, sa ano natin, pwesto natin, kung sa Maynila ka nakatira, maano mo talaga na ang melanochrysum ay nagsisira, nagkakaroon ng mga bagong mga dot na nagbubulok yung mga dahon niya, nagkakaroon ng mga kung ano-ano mga fungus sa dahon niya, tapos matutunaw yung mga dahon niya, magda-die off. Pero na-try ko na talaga sila, yung mga propagation ko sa melanochrysum ay nag-thrive sa mga potting mix na loom soil. Pero safe naman siya kahit ang gamitin mo ay yung mga sphagnums, kahit gamitin mo yung mga arrange mix or yung mga kukupit lang, safe sila pag magpo-propagate ka sa mga ganun. At safe din sila sa loom soil lang kasi na-try ko na yan sa kanila. Kahit one leaf lang yung propagation mo, basta healthy yung leads, healthy yung aerial roots, magta-thrive sila kahit loom soil lang ang gamitin mo sa kanila. Pero syempre, iba pa rin yung kaartehan ni melanochrysum na halos ang hirap niya talagang buhayin. Pero ang ganda-ganda niya, kaya gusto natin siyang buhayin. Kung meron kayong bagong bilhin melanochrysum at nagsesilan siya sa inyo, meron akong 5 main problem ng melanochrysum at kung papaano ito susolusyonan. Ayan.